Hi everyone and welcome back. So in this video, sasagutin ko lang yung mga most common question na nare-receive ko every day sa mga comments and even sa mga messages ninyo. Bali ngayon, ang common question talaga is paano mag-apply sa Canada? Paano ang unang gagawin ko? Ano ba talaga ang proseso ng pag-a-apply dito sa Canada? Kaya naman, if this is your first time watching me, my name is John and you're watching po Buhay Dito sa Canada. And again, as a disclaimer, hindi po ako immigration officer, hindi po ako immigration consultant. Ako lang po ay nagsishare ng mga experience namin. Kasi kung hindi nyo na po naitatanong, is that nung nag-migrate po kami dito sa Canada, DIY, do it yourself lang. Kaya naman, paano nga ba pumunta rito sa Canada? Ano yung mga dapat mong gawin? Bibigay ko sa inyo yung checklist na kailangan nyo pong malaman. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Marbage Mountain. Pinalikman pa. Bali, ang unang step talaga is to really, kung balak mo talagang mag-migrate, kung balak nyo pumunta rito sa Canada, is to really do your own research. Una nyo pong gawin is to really log in sa official website ng Canada, which is the www.cic.gc.ca, at doon nyo pong malalaman talaga kung ano po yung pasikot-sikot when it comes to migrating sa Canada. Now, if you really plan to migrate dito sa Canada as a permanent resident, I really recommend na aralin nyo mabuti yung Express Entry Program. Kasi lahat po na nagiging permanent resident dito sa Canada is dumadaan sa Express Entry. Meron tayong video niya na nagawa before. Kaya kung gusto nyo pong i-check yung video natin ng Express Entry Program, it's the same procedure, same process, same everything na kailangan nyo ma-comply paano maging permanent resident. So, nasa cic.gc.ca lang po lahat ng information na dapat nyo pong malaman. And as I mentioned from before, kayo po mismo ang dapat na mag-search para at least malaman nyo po yung full story or full requirement na kailangan ninyo. Ngayon, maraming mga programs dito sa Canada, marami ang pwedeng magpapunta sa inyo. Meron mga student permit, job specific pathways kagaya ng Atlantic Region, RNIP, at kung ano-ano pa. Meron ding PN, Provincial Nominee Program, na pwede nyo rin pong aralin. Pero, if you are really starting at yung parang medyo malabo at hindi mo talaga alam kung paano mag-umpisa, mag-start kayo sa pinaka-basic, aralin nyo yung Express Entry Program. Marami ditong part na kung saan may nakapunta rito sa Canada, nakapunta due to work permit, isa rin po yan. Kasi, usually, yung mga pumupunta rito is naghahanap ng mga trabaho. And, I just want to correct you. Hindi ibig sabihin na nakahanap ka ng trabaho dito sa Canada, hindi po ibig sabihin na kung makasakali makakuha ka ng trabaho or job offer dito sa Canada, is you have a chance para maging permanent resident. There is a confusion onto that. Kasi pwede kang makahanap ng trabaho, pwede kang makahanap ng job employer para makapagpapunta sa inyo dito sa Canada through the work permit pathway, na kung saan ang kailangan lang is job contract, LAMIA, and yung mag-i-sponsor sa inyo na job employer is susuportahan yung application nyo para makakuha ng work permit. And having a work permit, pwede po kayo makapag-land. Pero it's not necessarily na kapag may job offer ka rito sa Canada is pwede kang maging permanent resident. When it comes to permanent resident, sabi ko sa inyo, it's still under the Express Entry Program. So kapag nakuha mo yung job offer, kailangan mo pa rin mag-inquire, kailangan mo pa rin magsubmit ng mga requirements para sa eligibility mo para maging permanent resident. And kung naguguluhan ka pa rin, meron sa cic.gc.ca na kung saan pwede mong i-check yung eligibility mo. Magdedepende yan sa mga variables katulad na lang ng age, work experience, katulad na lang ng mga English proficiency exam, education credential assessment, or kung may relative ka rito sa Canada, it's going to be a variable na pwedeng maka-apekto sa mga scores ninyo or yung tinatawag nilang comprehensive ranking system for Express Entry. Again, uulitin ko sa inyo, if you want to become a permanent resident dito sa Canada, aralin ninyo yung Express Entry Program. Now, if you are looking for a job-specific pathway na kung saan kailangan ng job offer
kailangan ng job employer, ang una nyo pong gagawin dyan is, yung work experience nyo po ba is sakto sa mga job employer na hinahanap dito sa Canada? Or sakto ba yung mga job employer, sakto ba yung requirements ng work experience nyo na gusto nilang i-hire if you are working, if you are outside Canada? Second, yung resume nyo. Kailangan nyo i-work out yung resume ninyo within the Canadian format. Pag sinabi kong Canadian format, at least alam niyo yung guidelines pa paano gumawa nun. I think meron na rin akong video noon from before. Check nyo na lang sa mga video list natin. Kasi sabi ko sa inyo, this question is repeated. Paulit-ulit yung questions na to, but I will answer it ng paulit-ulit din. So, wala pong shortcut ang pagpunta dito sa Canada. Wala pong palakasan papunta dito sa Canada. Ang meron po dito is really your perseverance, your time, and your effort para ikaw mismo mag-process ng papers mo. Pwede naman po kayo kumuha ng mga agency or consultant. Pwede rin naman po kayong magpatulong sa ibang tao. But then, ang main point pa rin po talaga niyan is dapat po alam ninyo yung pasikot-sikot or yung proseso ng pagpaprocess ng papers para hindi po tayo maluloko. At least nagkakaroon kayo ng idea, at least nabibigyan ko kayo ng mga tip. Now, kung naguguluhan ka pa rin, marami na po akong videos na ginawa from before, at yun po, ulit-ulitin nyo yung mga videos po natin, at for sure, at least kahit papano, meron kayong makukuhang input. At kapag nagkaroon kayo ng scenario or sequence na kung saan ito na yung part ng nasa process ninyo, at least nagkakaroon kayo ng mga konting or idea onto that. Again, processing here dito sa Canada, your migration dito sa Canada is medyo challenging ngayon due to pandemic na rin. Ang processing or yung application is very slow, and especially dun sa mga naghahanap ng trabaho. Yung iba nagtatanong sa akin, yung work experience ko po ganito, ganyan, pwede po ba ako sa Canada? Ganito po yung work experience ko bago po akong graduate dito sa Pilipinas, pwede po ba ako mag-apply sa Canada? Those are all the questions that can be answered if you are going to check your eligibility papunta dito sa Canada by logging in dito sa cic.gc.ca, and from there masasagot po yung mga tanong ninyo. So again, sana po meron po kayo nakuhang tip, sana po may nakuha kayong mga ideas or piso tip kung paano po makapag-migrate dito sa Canada. And kapag naguguluhan po kayo, do your own research or just watch the videos from the previous videos dito sa Buhay sa Canada, and definitely, and I will assure you na meron po kayong makukuha dyan na tip. Tapos pagsamasamahin niyo yung idea, and that is a big chance na magkaroon kayo ng mas malaking pag-unawa or malaking kaalaman pag nandito na po kayo sa Canada. And once again, a lesson learned is always a lesson to be shared. And kung nagustuhan nyo po itong video na to, or kung umabot kayo sa video na to, please hit the like button or even dislike button para at least alam ko po kung good tong video na to para po sa inyo. So I will see you on to the next one. Maraming salamat po.